Tips tayo no sa mga kaso ayaw walang ariglo o hindi magpapaariglo. So ito lang ang tandaan nyo no. Gaano ba kabigat yung kaso? So sabihin na natin kompleto yung mechanics ng kaso, elemento ng kaso nyo. Meron kayong ebidensya, meron kayong witness, iba pa. So sabihin na natin, malakas talaga ang kaso na sinampan nyo. So ngayon, ang intent panalo. Ang pangalawang consideration diyan natitingnan natin, ano ba ang posibilidad na laban nyo? So yamado ba kayo o dehado? So sa kaso po kasi hindi naman natin nilalahat no. May mga area na ang kaso minsan ano niluluto. Narinig nyo naman sa iba, sa mga ibang lalo na sa mga probinsya. So politika ang kalaban, napopolitika yung kaso. Lalong-lalo na kung matigas talaga yung kalaban. So pag natin alisin yun, so kasama talaga yon sa pagsampa ng kaso. Unang-una diyan, kung yung kalaban nyo ay mapera. O kaya yung iba, political harassment, nang haharas talaga. So instead na yung dinidimanda ang matakot, baliktad ang nangyayari. So yung nagdidimanda pa ang natatakot. Kasi nga maraming pwedeng mangyari sa demandahan eh. Maraming ayon, pag nakita mo na 'yon, pangatlo sigurong tips ko sa pag-analyze ng kaso, yung ano mo, sa nagdidemanda to ah, yung tinatawag na maidudulot sa yung abala o control. Unang-unang control, sabi ko diyan yung witness. Hanggang kailan ba available yung witness mo? So forever ba yan hanggang sa matapos yung kaso? O mas certain time lang na pwede niyang antayin? Kasi guys, kapag yung witness ay nawala, hindi pwedeng palitan yan. Unless meron kang pamalit na katulad ng pangsyon niya na nakakita. Lalong-lalo na kapag star witness. Di ba? Minsan ganun talaga. Pangalawa, ikaw yung nagdidemanda yung time na available mo. Hindi time, taon po ang ano dito minsan, madalas. Taon yung binibilang ng kaso. So normal sa kaso yung taon. Pangatlo, yung resources mo. Hanggang kailan ba ang resources mo? May itatagal ba yung resources mo? So, yun ang mga titingnan natin kapag tayo o kayo ay magko-complain. Yung time availability mo and resources. At pangalawa, yung kalagayan ng kaso. Sino-sino ba ang mga kalaban mo? Mga tao ba yung delikado talagang tao? So, normal dito yan sa atin. Maraming nangyayaring ganyan na instead na magdemanda, ay hindi na lang tinutuloy kasi pag nagdemanda ka mas delikado or mas lalala ang sitwasyon. So ang pang-apat po sigurong ibigay ano yung sino ba ang hahawak ng kaso mo. So dalawa lang naman yan, either private lawyer or PAW. So kayo na ang mag-distinguish kung ano ba ang pangsyon ng PAW, kung ano ba ang gaano ba sila kagaling magtrabaho, kung ano ba ang maaasahan niyo diyan. At sa public, so ano ba ang resulta? Kapag ay sa private pala, sorry, sa private, ano ba ang resulta? Iyo ba talaga yung private na yan o sapat na trabaho lang sa kanya? So yun po. At irekomenda ko po sa mga nagtatanong no. So paki-PM na lang ako sa aking Facebook page, Police Yako,
kung meron kayong itatanong na confirmation or consultation or assistant. So kasi po lalahanin natin, no, kaso po yung itatanong nyo. So mahaba ang discussion pagdating sa kaso. Marami po tayong mga scenario na dapat nating tingnan, na dapat nating i-check na magagaling sa inyo. At yung assessment natin ay base lamang yan sa inyong sinasabi. So, at kayo pa rin ang mag-a-analyze kung totoo ang sinasabi mo o hindi. Hindi ko nakikita yan. Okay? At salamat pala sa mga nagjo-join sa ating membership. At mabuhay po kayo. Tuloy nyo lang yan. Yung small amount po ay napakalaking tulong na yan sa akin para sa ating maliit na channel. So, I hope na suportahan nyo ang ating views. Throw your likes, comment, and sharing. So, lumalakas po ang isang content creator ay isang video para ma-recommend po ng algorithm sa mga ibang tao. Maraming salamat sa mga shares natin. Mabuhay po kayong lahat. At asahan nyo po at kung kailangan nyo ang ating serbisyo na libre, huwag kayong mahiyang mag-PM at or mag-call from 9 a.m. to 12 noon. So yun tayo. Available yan, ha? At maraming salamat. At kung kayo naman ay mayroon ng wifi, so nire-recommend ako, mayroon tayong link dyan ng CCTV camera kung gusto mong magkaroon ng another security features sa bahay mo. Update ba? At pwede mong ukinukyan sa iyong cellphone para kahit nasaan ka man ay makikita mo yung bahay mo, makikita yung mga anak nyo. So at kung bibili ka ng CCTV camera, siguraduhin mo na may sapat na memory yan para mayroon kang instant review kung sakaling kailangan. Yan talaga ang purpose ng camera, di ba? Review. Hindi naman kasi pwedeng lagi mong titingnan yan. So, kailangan mayroong memory slot yung bibilhin nyo. So, yung mga nire-recommend natin dyan, halos lahat yan may memory slot. Kasi parang kulang kasi ang camera mo pag walang memory slot. Okay? So, again, get appointment para sa mga tanong nyo. At mag-PM kayo sa aking Facebook page para ma-assist natin kayo. Huwag magmadali. Alalahanin nyo po. Kaso ang itatanong nyo, hindi kung ano lang. So, alam ko naman na marami sa atin hindi makakuha ng access sa abogado kasi nga ang abogado ay busy. Diba? So, kaya nandito yung channel natin para may konting siguro donation lang kung gusto nyo. At kung ayaw nyo naman, hindi ko naman kayo pipilitin. So, huwag nyo rin akong pilitin. So, priority po natin yung naka-join membership. So, maraming salamat uli sa mga mag-join at sa nag-join at susuporta nyo. See you again next video.